Martes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya at hanap buhay. In the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters. Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Hello, hello! Hi! Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. Nasaan ang partner ko? Namamas ko na agad. Ang aga naman partner. December 6, no? December 6, ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito, syempre, ating tatalakayin po ang mga latest sa ekonomiya, sa kalakalan. Kung may mga gusto po kayo ibahagi, live po kaming napapanood at napapakinggan sa DWIZ882. Yan po yung aming Facebook page. At pwede rin po kayong makinig, syempre, sa radyo nyo po, DWIZ 882 kHz AM, o kaya po, panoorin nyo po kami. Nasa IZTV Channel 23 na po kami. By Winair, Contahino, bagay sa'yo na ka-fuchsia. Fuchsia and black. And syempre, laklang fuchsia. Ayan, salamat at sinarado mo. Kasi narinig ko yung sarili ko, nailang ako eh. Narito na aking partner, Lito Gagni. Hi partner. Hi, I'm Lito Gagni. At naku, grabe yung traffic oh. Naglalakad ako papunta sa ano, pero nag-ano na lang ako. Kukuha na lang ako ng Grab para maka... Anyway, bakit maganda ano naman nangyari? Ang stock market, partner. Oo, green. Wala ka sasakyan ngayon? Wala eh. Ang hirap. Alam mo, pag kami apo ka, siya yung nauna eh. Nag-grab. Nag-grab yung sasakyan mo. O, kaya kawawa si Wowo. Tawag niya sa akin, Wowo. Kawawa si Wowo. Anyway, ayun, maganda. Si marami Wowo na magaganda partner. Nagkasagulo ngayon, ano ba? Sovereign wealth fund ba? Tutuloy o hindi? Yeah. Diba? Handling ka fund. Pero yun nga, dalawa yan eh. Marami mga nasyon ang meron dyan, yung Norway, yung kanilang oil, ano, yung kita sa oil, ang laki-laki na ngayon. Taiwan! Yung sa Indonesia, in five years lang, ilang billion na. Kasi ganun naman, marami mga ininvest. Anyway, conform yan, kung anong mangyayari dyan, pero, sayang din, ano, the pros and cons yan, merong maganda, merong sabi, hindi. Ang hindi lang, kasi yung transparency, yung governance, yung everything, di ba? Alam lang mo, ang problema. Oo, alam mo talagang mabilis syempreng matakot ang mga tao when it comes to billions of funds na ipapabahala sa isang ahensya. Kasi lalo na ang kukunin ay mula sa pensyon ng ating mga kababayan, yung mga inihulog na ating mga kababayan dyan sa GSIS at saka SSS, tapos yung mga kita rin. Ikaw, partner, wala ka pang pensyon. Ako, meron na. Buti ka pa. Baka maubos pagdating sa'yo. Mukhang wala akong pensyon kasi hindi ako nakainom. Ako meron. Ayas. Oo. Eh kaya nga, alam mo, yan nga ang inaalala lang ng ating mga kababayan. Kasi sabi nila para red flag yung kukunin mo doon sa mga pinag-ipunan ng mga kababayan nating Pilipino. Paano kung yung investment ay malugi? Yan na ang kanilang inaalala. Although, sa totoo lang, ini-invest din naman yan, di ba, ng GSIS. Oo. Yung kung ano man yung mga hulog nyo, oo. Alam mo, naka-invest hindi. Po sabi yan. Nga nila, alam mo, hindi mo may malalaman kung may shoot mo unless you throw the ball. Mm-mm. Hindi mo yung may shoot, hindi mo malalaman kung may shoot mo hindi. Eh, throw mo yung ball. Mm-mm. And then mamaya malalaman mo na kung mayroong pagkakamali man, pwede mo lang palitan. Mm-mm. Pero kasi marami naman eh, I mean, majority of the sovereign wealth funds yung sa Saudi Arabia, yung Singapore, although may problema din Singapore, yung Norway, yung China, lahat sila may sovereign wealth. Kumikita eh. Mm-hmm. O ilan lang naman yun. Kasi alam mo, kung lagi na lang sasabihin, titingnan natin yung negatibo. Mm-hmm. Ah, pangit yan, malulugi. Eh, lahat naman talaga malulugi. Alam mo, kahapon, we were, nagdala ko sa isang synergy ko ng Globe. Doon sa Hyatt BGC. Alam mo, sabi nung serendipity man, si Dr. Christian Bush, author siya, siya yun nandun. Mm-hmm. Sabi niya, when you think you feel lucky,
Ah, nagkaroon na studies. Yung mga naglaki, nakita nilo, alam mo, meron silang pinunta, may meeting, nakita nila yung $5, nakita yung tao na dapat nakausapin. Yung unlucky, the people who feel that they are unlucky, eh, talaga unlucky sila. So nasa... Yung tinatangin na affirmative action. Oh, oh. When you think you will lose, wala. Ano mangyayari sa'yo? Kaya ako lagi very... I-manifest mo yung positive. Para ikaw parte, lagi positive. Oh, naka-fuchsia ka. Oh. Be positive. Si Wendari yung naka-fuchsia. Ako naka-beige and brown. Beige. Yan. Ayun, oh. Yan ang aking ano, theme ngayong araw na ito. Eh, totoo yan. Ha? Nasa disposition mo rin yan. Diba? Siyempre, kung kunyari, naisip mo na talaga kagad, ay, walang mangyayari sa akin. Eh, wala mangyayari sa'yo. Diba? Hello. Diba? Oh, pag lagi ka negatibo, wala. Mm-hmm. Pagka siya, sabi nga niya, nega. Pag ikaw yung nega, hindi maganda. Yung hindi although, ka magandang kasama. Although you can encounter rejections, diba? Yes, matatanggihan ka rin in the end. Pero basta't ang mabuti, tinry mo, diba? Huwag mo isipin na tama. Hindi ka rin magaling dahil ni-reject ka. Ako, ilang beses na ako nakatanggap ng mga rejections, partner. Pero sige pa rin, push! Push lang ako ng push. Masakit ang ma-reject, partner. Parang ang feeling ko, hindi ba ako magaling? Bakit parang mas pinili pa yung hindi naman ganun kagaling? Mas magaling ako sa kanya, ganyan. Yeah, yun pala, minsan din, baka naman yung overconfidence mo rin. Nakakaharang din sa'yo. So, kailangan disimulado lang lahat. Yung parang positive ka pero not overconfident. Kasi nag-exude ng kayabangan naman yan. Kaya, hindi naman nila makikita yung kaya nasa ano lang yan eh. At saka naniniwala rin ako sa destiny, partner. Yung kumpara sa iyo o kumpara sa iyo, para sa iyo. Mahirap no yung para sa iyo. Di ba sabi nila, sabi ng Diyos eh, kung hindi ka hihingiling, hindi mo gagawin, hindi mo matutupad. Yes, diba? Gawin mo. Kaya nga, ka lang. Kaya nga, itry mo pa rin. Itry mo pa rin. Pero minsan yun nga, di ba, kakatry mo na naiinis ka na bakit walang nangyayari sa buhay ko. Hmm. Pero yun nga eh, baka hindi pa yan yung nauukol sa'yo. Yun ang sinasabi kong destiny. Hindi pa kasi nauukol sa'yo. Kaya hintay mo lang at darating yung panahon na ako, mararamdaman mo that is for you. Ako partner, push ng push. Pagka nanliligaw ako, ligaw hanggang, halimbawa, sa 10 niligawan mo, medyo talo ka. Oh. Sa isang dahil siguro tatawa. Check na may isa. Tatawa ka lang isa. O si Arte said, panalo ka. So bigay ng yate, partner, ah. Yeah. Wala, hindi naman baka ako nagbibigo may live. Pumatol. Wala, hindi ako nagbibigo live. Ay, gano'n ba? Pagbiruan ako, pero I don't know. I just look at the, no, at the TikTok, at the, wala. Oh. Then, nandito ka pa, partner. Anyway, yung mga kababayan natin, baka meron din kayo nais na ibahagi tungkol sa inyong pagpupursige. Paano kayo nanalo dito sa inyong pakikipaghamok sa buhay? Katulad ni Federico Punzalan, hello sir. Maganda yan, hapon. Si Miss Josie Panasigi. Meron kami reunion. Yan? January 28, overnight kami sa beach. Aba, si Mr. Reynaldo de Guzman uuwi. Dahil sa inyong siyempre. Reunion. Yan, magkikita na rin kayo. Papuntahin mo dito sa studio, partner. Mm. Papuntahin mo para magkita-kita tayo. Dadaling ko siya dyan sa studio para sabihin niya kung paano nangyayari. Alam mo, partner, may isang nanalo sa loto nung isang araw eh. At napag-alaman natin na mananahi siya pagkatapos meron siyang shop dyan sa Taytay Rizal. Nasara raw yung kanyang shop doon sa Taytay dahil nga, syempre, alam mo na, yung pandemya. Pandemic. Walang bumibili. Nalugi raw siya. At hindi raw niya alam kung paano siya makakabangon. Ang ginawa niya, tumaya lang sa loto na nakaswerte. Parang 32 million ba yung nakuha niya? Ayos na. 32 million, okay na. Kaya sabi niya, uy, malaking bagay ito, makakapagsimula uli ako dun sa business ko. Yung pa rin yung focus niya, partner. Kasi syempre, siya naman, ang isip niya, kung ano lang yung alam niya. Yun ang paglaanan niya ng investment. Sometimes you can improve. You can level up, alam mo. Siguro, eventually, magkaroon na siya ng sariling department store. Hindi lang store sa Taytay, di ba? Galing, paggawa na siya ng sarili niya ng building.
Parte nagpunta ako dyan sa Taytay, ha? Oh. Ang problema nila dyan sa Taytay, yung mga damit nila, mga ano yung maliliit na sizes, eh. Ah. Oh, pero kasi napunta ko na yan lang. Ako ganun, eh. Kailangan alam gumawa ko, sila ng mga big sizes. Marami oh, mga Pinoy ang big. Pasyan. Sa lahat, oo. Oh, oh. Tapos misa, natatawag nga ako. May binili ako sa Taytay. Kala ko mura-mura, may bigay pang libre, mga bag na maliliit, pinamigay ko. Pagdating sa divisoria, mas mura pa pala. So, nauto ka doon sa promo. Pero maganda naman. Parang yung nabili ko rin sa Shopee, partner. Bumili ako Shopee ng Christmas lights. Ang nakalagay doon, 10 meters. Yung ano Christmas meters, lights. Okay. Oh, so, ibig sabihin, ang haba, di ba? Oo. Pero alam mo, ang akala ko sa picture kasi mukha siyang plastic yung copper. Yung plastic, okay. Yung copper nakabalot sa plastic na translucent. Oh, di maganda. So yun ang tingin ko. At tapos akala ko malaki. Alam mo kaya pala ano, 10 meters kasi pag hinigit mo talaga, 10 metro nga siya pero sobrang nipis ng wiring at hindi nakabalot doon sa plastic. Oo, nakakatakot, baka masunugan ka. Oo nga, pagkatapos isa pa. Pero at least na achieve nila sinasabi na 10, pero hahatake mo siya. Ninipis. Totoo na 10 meters pero hahatake mo. Tapos ang liliit ng ilaw. Parang mga rice lights lang yung ilaw. Pagkatapos, pero ano siya, solar powered siya. Merong siyang may pang-charge siya. Pero ang liit-liit lang ng pang-charge. Sabi ko nga, ano ba ito? Christmas lights ng ano? Ng duwende? Sobrang liit. At saka so, kasi... ginamit mo? Parte, tingnan mo. Dahil baka ginamit ko pa rin, partner, kahit na gano'n naka-expose yung wiring. At nabagay kung solar naman, okay lang. Hindi ka naman matusunod. Hindi, tsaka ang nilagay ko sa labas. Tapos, dahil nagkabuhul-buhul na siya. Dahil, di ba, sobrang nipis kasi. Parang alambring manipis lang, eh. Sinalpa ko na lang doon sa... sa paglalagyan ko. Sa pero lugar mo para makapagpaano ko, kanta naman ako ng magkapag-caroling ako. Kaya pala ang mura, partner, 335 yung Christmas lights. Kaya pala. Sa akala ko naman, talagang sale. Kasi, ano, flash sale daw. Yung pala talagang mapapumura ka sa inis. Kumura, partner. Bad yan. Eh, di eh. Talagang kailangan, sabi nga nung anak ko eh, ikaw kasi hindi ka nagbabasa ng review. Eh, walang review yung item na eh. Ganyan talaga, partner. Pag marami pera, talagang tira-tira. Buy ng buy. Eh kasi itong mga kasama natin dito, may monito-monita. Pagkatapos inilagay yung mga link sa Shopee ng mga gusto nilang ano bilhin. Eh ayun, napatingin tuloy ako bigla sa Shopee. Nakita ko tuloy yung Christmas light din. Problema kasi dyan, yung mga iba kong ngayon, katulad niya, mga kaklasiko, mga may pinipili sila, minsan yung sinasabi nila na ano, tapos walang ganun. Mm-mm. Yung halimbawa, may shorts. Pinili kayo as klase ko, selfie yung dugto. Pagdating, ibang klase yung pitrato doon sa iba, sa dumating. Yung problema pa sa atin. Tapos nakalagay ngayon sa labas ng bag ng Shopee or Lazada kapag kayo po ay bibili, kailangan may video ng unboxing. Kailangan i-video mo na binubuksan mo. Ata, kung hindi mo para, video, wala. Hindi i-refund. Hindi ka ano, hindi pwedeng ibalik yung produkto. So ganun ang ano ngayon, patakaran nila. Kailangan buksan mo muna yung plastic. Kailangan para nila ibalik yung ano. Pero di ba dapat yung merong mga parang tag yan, may blue check na yung bibilhan mo eh pag talagang ano sa somebody who can be trusted, di ba ganun? Ewan ko ba? Dapat yung claim tama doon sa binibenta. Ayan, si Fred, alam ko naloko yan sa sapatos naman, di ba? Ano nangyari doon? Naisole? Na-refund naman daw niya. Buti naman na-refund. Pero sayang, nung binubuksan. Ayun, kasi video niya, nung binubuksan niya yung kahon. Siguro nagduda na siya, ba't parang kakaiba itong kahon na ito? Dapat pala, partner, sabihin natin yung gano'n na pagka bumili ka sa Shopee o sa Lazada o sa Amazon o saan man, dapat i-video muna. Extra gastos din, ano? Oo. Wala ba yung ano? Wala. Hindi, yung time. Yung time, di ba, na at effort mo. Di ba na magvi-video ka pa, bubuksan mo ng ano, ng sa harap ng mga saksi. Minsan binubuksan nga nila sa harapan ng rider eh, para sigurado. Lalo na kung nagdududa sila dun sa laman. Nung, kaya ako, hindi ako namimili sa Shopee tsaka sa ano eh. Dapat. Dapat tigilan na natin yung addiction natin. Sa Victoria tsaka sa Taytay na lang ako namimili. Kailap.
talagang mabuti. Yung iba, sabi nga nila, mas mabuti nakikita mo yung produkto, nahahawakan mo, at alam mo na talagang yung binibilan din ay katiwa-tiwala para hindi ka nadedengoy. Eh ako naman, sa halaman, hindi naman ako nadaya pa dun sa mga nabilan ko. Puro mga, trustworthy. Yung bibentahan nga kita ng halaman ko, maganda yung halaman ko. Huwag mo na akong bentahan, bigyan mo na lang ako. Bibigyan ng halaman kita, anak ng tropo. Oo, ikaw talaga. Si RG Chell, nanonood din sa ating ngayon. Si Federico Punzala, nanonood sa Bulacan. Si Maria May de la Peña, Absanon. Si Aldi Urbina, nanonood. Si Lilian Urbina, yung asawa, nanonood. Villa Elena, sila may-ari. Hey! Ganun punta tayong Bacolod, Guimaras. Oh! Ang dami nilang properties. Oh, wow! Na mga machine and pool. Punta tayo ron. Sige. O, si Maria Kanya Absalon, din ito, seller, pero matuwid na seller naman. Andito ka pa, partner, naririnig ka namin. Sabi Hello? Ni, oo, hindi mo kami naririnig. Hindi, okay na, nakawala kanina. Si RG Chell, sana all mananalo ng loto, sabi ni RG. RG, dyan ka tumaya sa inyo sa China, baka dyan ka manalo. Si Edwin G. Vanderdipe, good afternoon po, DWIZ. Parang wala po kayong audio sa TV. Wala daw tayong audio sa TV. Pero sa social media at radio, meron naman po. Thank you, Edwin. Salamat. Mabuti na lang, marami tayong mga kaibigan. Sige, check natin sa IZTV Channel 23. Edwin, thank you sa inyong pag-heads up sa amin. Oo. Dahil mabubait, sinasabi sa atin, meron tayong feedback mechanism. Yes. O ito, si Mil Camacho Mara, sabi niya, good afternoon po, studied positiveness ang dapat. Sabi niyang ganon. Pinag-aralang pagiging positibo. Norway, Singapore, China, etc. uses surplus savings as wealth funds. We have no surplus, sabi niya. Ang laki nga ng utang natin. There are other sources to invest in, like Malampaya funds, Coco Levy funds, unspent funds. Why pension money? Sabi ni Bill Camacho Maras, yun. Sabagay, maganda. No? Makikita mo, talagang makikita mo, maraming pro, marami din against. And they have their issues, they have their reasons. Kaya nga, pag-aaralan mabuti. So dapat, alam mo, dapat yan na pagigihang maigi, kristong kung sakasakali, kumuha sila ng isang transparency na governance. Pwede tayo, sabi mo, in the heart of business, they check the funds. Oo, parang yung nga sinabi ni Congressman Marcos, magkakaroon ng parang grupo na privado na siyang parang magbabalanse nitong, hindi lang isang government agency ang hawak nito, kundi merong isang grupong mag-check and balance dito sa wealth fund na ito. Pero si Federico Punzala, nasabi naman niya, mega shop scammer yan, order ako, 4 na shorts ang dumating, 4 na jogging pants. Ayaw mo yun? So, humaba. Anyway. Oo. Uy, baka meron pa kayong reaction din ha, dun sa Maharlika Fund o yung wealth fund na binabalak po ng ating pamahalaan. Ito po ay inakda ni na Congressman Romualdez, House Speaker, at saka si Congressman Sandro Marcos. Kasama na po ang ilang mga kongresista. Ang layunin daw po nito ay para i-invest yung ating pong pera para magkaroon tayo ng dagdag nakita itong ating pamahalaan. Actually, habang kinu-question itong Maharlika Fund, kinu-question din kahapon itong inaprubahan na 5.3 trillion na national budget natin kasi naibalik yung mga controversial na mga pondo. Intelligence fund. Oo, yung intelligence fund ng o confidential fund ng Department of Education. Intelligence fund para sa anti-insurgency. Oo. Pampatalino kasi intelligence fund. Ah, ganun ba? Tapos yung dagdag na pondo para sa Kongreso na ang paggagamitan daw nito ay yung future na problema, magiging problema ng mga drivers sa pagtaas ng gasolina at diesel, tapos yun din sa mga health workers, benefits, at saka iba pa. Pero ang sabi nga nung iba, diba sakop na yan ng iba't ibang mga departamento like ang DOTR, sila naman ang in charge dun sa mga drivers na nauubusan ng
ng pondo o pangbili ng gasolina at saka diesel. Yung pantulong para sa mga drivers, meron na ang DOTR niyan. Pantulong para sa health workers, meron na ang DOH niyan. Pagkatapos yung iba pang mga pantulong, may iba't ibang departamento nang nag-handle. Bakit kailangan pa raw na ibigay sa House of Representatives? Ano yun, para may additional? Oh. Pero makakahingi ka nga ba sa lahat ng mga kongresista? Yan ang malaking katanungan. Lahat ba sila may proyekto tungkol dyan sa mga bagay na yan? Kasi, alam mo, meron na akong kaibigan. Sabi niya, alam mo, makakatipid ang bansa kung tanggalin yung isang ano dyan eh. Isang chamber. Let's say, pwedeng senador lang o pwedeng congress lang. Para unicameral. Makakatipid tayo. Okay. Oh, ito pala, kaya pala nagre-reklamo si Federico Punzalan na jogging pants yung ibinigay sa kanya instead of shorts. Eh kasi, yung jogging pants pala, pambata. So, hindi rin kasya. Pero ano ba yan? Kaya pala shorts para sa matanda kasi jogging pants ng bata. Kaya lang, paano naman yung bewang? Hindi na magkasya. Kailangan magpapayad siya. Oo. Ayun, ako naman na-scam ako sa Facebook. Sa Facebook ko naman nakita, yung nagbebenta ng luggage, naalala mo yun, partner? Yung pink luggage. Ako yun, yun. Oh, yeah, na-scam na rin ako sa Facebook. Hanggang ngayon, wala pa rin dumadating. Kaya nga, sabi nga sa akin, ng mga kapatid ko, sa susunod, huwag kang magbayad ahead of time. Huwag kang magbayad through GCash. Pwede ba yun na hindi ka magbabayad ahead of time? Hindi. Magbayad ka rin pa COD. Yung kung kailan dumating ako sa iyo. Ah, ganun dapat. Eh, kasi katulad nun. I-unbag din mo ulit. Ha? I-unbag din mo muna, parang i-video muna kung i-check mo, gano'n? Eh, hindi lang, kundi babayaran mo lang doon sa rider kapag kunyari nakarating na sa bahay mo. At least alam mo na may nakarating. Eh, eto, wala nga nakarating sa akin, nakapagbayad na ako. So, ilan kaya ang niloko nitong Kingston na ito na mga kababayan natin na bumibili? Okay. Ano, actually, hindi mo nalakuha yung pera mo, partner? Di na. Ilang beses na ako, nagreklamo rin ako sa DTI. Wala, hindi naman ako pinansin. Kaya nga sabi ko, paano pa natin ipopromote ang DTI na tumutulong sa ating mga kababayan? Kung ako mismo, nag-email ako sa kanila, at tiyaga ako nag-email, pero wala akong natanggap na sagot mula sa kanila. Eh, hindi na ako nakatawag eh. Inisip ko, ako talaga hindi ako maluloko, hindi ako bumibili. Hmm? Hindi ako bumibili, kahit hindi ako maluloko dyan. Kaya nga eh. Hindi ka maluloko ha, ng mga nanghingi sa iyong yate at saka aeroplano. Wala akong ganyan. Yate-yate. Wala. Ay nako. Eh hindi, dito sa panahong ito, lalo na sinasabi, ang tinataya po ang inflation rate natin for November ay baka nasa 8.2%. Ang taas po nun ha, kung ikukumpara nung the October na nasa 7.7%, which is 14%, which is the highest in 14 years na. Oo, yung 7.7%. Ngayon, itong November daw, baka maging 8.2% yung, yung inflation rate. Ang hirap nito para doon sa mga nagbabayad ng kanilang mga biniling bahay, kotse, na nakabatay yung kanilang inihulog doon sa pagtaas ng inflation rate. Kapag nakabatay, tumataas din yung inyong binabayaran po sa inyong mga pagkakautang. Kaya nakakainis, di ba? Habang mataas po ang inflation rate, mataas din po yung mga interest rate ng mga bangko sa kanila mga pautang. Tapos, yung mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin, lalo na ang pagkain, ang taas-taas, partner. Oo. Di ba? Oo. Ang sabi nga nila, kasi merong nagsabi na sa influencer yata. Hindi. Isang undersecretary ng isang government agency. Ang sabi niya, sa 1,000 mo raw, may mabibili ka ng pang Noche Buena. Nako, nabas siya ng mga netizen. Sabi, ano ka? Ano mabibili pang Noche Buena ng 1,000? Lalo na kung ang pamilya mo ay malaki. 5 sa isang pamilya, 10 sa isang pamilya. Pagkaganyan Noche Buena, you can cook your own eh. Mm-mm. Pwede na makatipid eh. Simple lang. Oo, kaya lang, magkano na ang hamon ngayon, partner? Eh di ko pa maghamon. Bumili ka lang It's... Bumili ka lang...
Well, merong ano, buto. Pero it's yeah, one of the ano eh, parang vital parts of your ano eh, table, 'di ba? Kapag parang pag may hamon, queso de bola, Christmas, 'di ba? Yan yung mga parang nakagawian natin ng mga Pinoy. Kasi, although we can adjust. Hindi, sometimes you really have to disabuse your mind on certain concepts eh. Mm-hmm. Kasi hindi naman pwedeng pagkahamon eh, Christmas na. Hindi naman pwedeng gawin mo kasi you can then tell your see kids na ganito. Halimbawa, pwede namang yung mga buto-buto na may laman. No? Ayos na yun. Yung alam mo ba kung magkano ngayon ang pork partner? Diba? Ang pork ngayon, isang kilo. Mga, magkano? 400? Mga ganyan? Ang mahal na, partner. Talagang lahat mahal, sa totoo lang. Malaking factor yung nangyaring mga bagyo na sunod-sunod. Na maraming mga livestock at saka mga crops ang namatay, itinumba nitong mga bagyong ito. So kulang yung ating supply talaga. So itong mas kung ito. Saka mahirap, partner. Ayan, yun. Biro mo ngayon, no? Sabi na ang kaibigan, napakita ko nga eh, pumutok yung Indonesia, pumutok sa yung mga vulkan. Dahil pumutok sa vulkan. Yung Hawaii rin, di ba? Pumutok yung pinakamalaking vulkan sa buong mundo, yung Mauna Loa. Tapos ngayon, itong Mount Semeku yata, itong nasa Java Island sa Indonesia, ito naman yung tallest, pinakamatangkad. Tapos yung mga vulkan din natin, di ba? Medyo may init ang ulo rin, pero hopefully hindi naman siya ano. Hindi naman siya talagang pumutok ng gusto. Yes. Anyway, so, teka, tinitignan ko ang iba pa nating mga tagapakinig. Ay, si Edwin Vardelipe, sabi niya, ayan. Edwin? Okay na po yung audio, sabi ni Edwin. Ay, galing. Thank you. Salamat po sa panunood dyan sa IZTV Channel 23. Channel 27 yata tayo sa Sky, tama ba? Tapos, sa TV Plus tayo 27, sa Sky Channel 72. Yan, tignan nyo po yan. Ayos. Or pagbalik na rin nyo nalahanapin nyo. Si All Constec, hello po, Madam Maru at Kuya Lito, focus at determination lang po. 2013, na nag-study po ako dito sa Sydney University, even if I was already a licensed CE dyan po sa Pilipinas. So kahit lisensyado na raw siyang civil engineer, nag-aral pa rin siya dun sa Sydney University. Ngayon, siya isang registradong building certifier at company director after completing my double degree and double masteral in advanced engineering and building construction. Ano mga bago ngayon na mga innovation sa building na mga ano na building ng Australia. Ano raw po mga bago innovation niyo diyan, Mr. Sydney, Mr. Alquinto. Teka sandali, mag-break muna tayo. In the heart of business. Okay, balik po tayo dito sa In the Heart of Business. Yes, ako pa rin po si Maru Pahati Sarne with my partner. Dito, Gagnet. Ako po dito, Gagnet. Narito na naman po tayo. Yes. So, sa madulang. Yeah. Madula. Ito, sumagot na si All Constec, si Engineer Alquinto. Sabi niya, please don't be offended po. 30 years nang obsolete ang structural design method. Naku. Na USD ng Pilipinas. Naman yun. We cannot be offended kung tama lang totoo yun. 30 years na ano na tayo? Obsolete daw. Obsolete, kawawa naman tayo. No? Kumpara po sa limit state design method ng mga Western countries at more on modular construction method po kami. Kahit sa mga high-rise building at more on lightweight panels at fire safety proof po. Ang galing ha. Tayo pinupuno ng bakli. Alam ko kasi, ang problema kasi natin, partner, yung sa fire, paano yung pag-accept ng ano, di ba? Wala tayong ganun eh, hanggang 23-story tayo, pagka-high-rise, tinamaan, wala na. Oo, pasalamat tayo na wala pang nangyayaring sunog talaga dun sa mga high-rise buildings. Din. So, nakakatakot kung ganun ang mangyayari, lalo na, prone tayo sa mga paggalaw-galaw, pagyanig. Eh yan, pwede mag-create din yan ng sunog dahil dun sa mga electrical wirings, di ba? So, pasalamat tayo sa mga engineers din natin sa Pilipinas na kahit sabihin ng obsolete, ang mga designs natin, kayang-kaya pa rin nila. Kaya-kaya pa rin nilang to keep at par with the safety standards na sinusunod. Siguro pwedeng malaman kung ano ba yung, alibawa,
ano ba ngayon ang nangyayari sa Western, and then ano bang hindi natin nagagawa rito sa Pilipinas? Ano kaya? Mm-hmm. Para kasi we will have something to talk about. Halimbawa, ano ba yung luma na rito na ginagawa pa rin natin, mm-hmm, na parang na yung dapat na advanced na mga paggawa, no? Oh, mga engineers. Iniimbitahan namin kayo, mga Filipino engineers, ipagtanggol nyo ang inyong mga ginagawa dito sa Pilipinas. Hindi na. Partner, alam mo, kung minsan, we have to accept the fact that we are so Jurassic in our everything, di ba? So much, we are ganun. Kasalanan siguro dahil sa tinatamad tayo kasi kung kumikita ka naman sa luma, ba't ka pa mag-atin para tabago? Kung nakakatipid at safe pa rin naman, di ba? Pero I think itong mga bagong buildings natin, nag-adopt na rin sila ng mga modern styles at saka modern ways. Hindi, at saka minsan kung yung mga modern styles kasi, minsan yun ang matipid. Halimbawa yung pag-assemble ng mga prefab na mga yung mga floors, and then ididikit na lang. Oh, mabilis yun eh. Kaya lang kasi sa Pinoy, pagka dinikit, sasabi niya, dinikit lang yun. Masyado tayong yung konsepto natin iba eh. Pag nakita natin, para lang idinikit, akala nila, hindi siya sulit. Pero actually, mas maganda nga yun, di ba? Pero ngayon, pwede na siguro uli na magpatuloy sa construction yung ating mga nabinbin na mga construction dahil mas maluwag na nga yung ating mga patakaran when it comes to movement ng mga tao at saka ng mga materials. Tapos ang piso, medyo lumalakas na, partner, di ba? Oo. At least, although nag 55, 74 siya no Friday, pero yesterday 56.02. Pero at least hindi na tayo nandun sa brink of 60. Oh, brink kasi yan ang problema. 60, yung pagka tinamaan yung 60, magkakaroon ka ng problema on the psychological impact, mm-hmm, sa sabi. Uy, nag-60. Baka madali na 70. Ganyan kasi ating paranaw. Kaya hindi nila pinabayaan na punta ng 60. Remember, when Bangko Sentral Governor Felipe Medalla was interviewed, sabi niya, they were buying at certain times. When they were selling. Ngayon, they were buying. Nagsesell sila nung nag-59, 58, nagselling sila. Tapos ngayon, buying. So, they were making money at the expense of the speculators. Mm-hmm. At least, kung tinamaan niyo mga speculators, medyo tatahimik na sila. Kaya ganun nangyari. But then, remember that ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, there should be 1% age point differential between that of the US and the Philippines. Kaya pag tinas ng US, pero sabi naman ni Dr. Medalla, kayang-kaya naman na hawakan. Okay, eto, tinitingnan ko lang kung kayo po ay pupunta sa stock market, kung ano ang inyong mga pwedeng bilhin. Ang sabi nitong PhilStocks, RRHI daw. Robinson's Retail. Oh, Robinson's Retail Holdings Inc. Yun yung sa Gilgo Homeway na yung retail. Ang entry price daw niyan, 60 pesos. Ang target price, 68.40. Ay, kasi potential upside, 14%. Kasi may revenge spending na, kaya medyo nagtataas na. Yung Schumann kasi, yung SM investment kasi sumipa na ng 900 plus. Ngayon, buwa kahapon, din ngayon tumas ulit, 900. Nakabenta na akong partner ng SM. Wow. Ayun, trade cautiously pa rin daw. Ako ay trade cautiously. I bought it below 800, I sold it almost at 900. Pwede na yun. I made a little money, meron akong pangkape. Okay na yun. Kaya na, I'm having coffee na at Hyatt BGC. Oh, wow. Pumunta ka sa event nung Globe na banggit mo kanina. That was yesterday. Ngayon meron akong ka-event na naman dito, yung taga-Australian na businessman na entrepreneur na. Ini-interview ko anong kanyang sikreto ba? Yes, oo.
sa nga paglago ng kanyang negosyo. Mm-hmm. Magaling siya eh. Ayaw pa niya magpa-interview sa atin eh. Sige, pakapihin mo pa. Isa kasi, oo, batang-bata pa siya. Eh. Pakapihin mo pa. Baka mamaya. At saka ayaw niya kasi baka pagka-lumabas na yung pangalan niya, dumami ang kanyang yung magkakagusto sa kanya. Ay, ganun. Problema niya yun. Ganun ba? Okay. Anyway, sabi lang, ayun nga, trade cautiously pa rin. The local market is expected to take its cues from the Philippines' upcoming November inflation data this week. An inflation print near or exceeding the upper end of the Banco Central ng Pilipinas 7.4 to 8.2% projection could drag the local market lower. Tama, ayan. Pwede. Kasi at 8%, medyo ano, mataas yan. This kasi is a very high inflation print. Kasi interest rate. Mas lalo magiging aggressive nga. Yung policy rate hikes na sa Banko Sentral ng Pilipinas. So next week, ang mga investors ay inaasahan na titingnan din nila yung October jobs report for clues on the local economy strength, primarily on its productivity. Chart-wise, in its plunge last Friday, the local market has gone below the 6,600 level as well as below its 10-day and 200-day exponential moving averages. This week, the market may try to regain its ground above the said lines. If it succeeds, the local market is going to trade with support at 6,600 and resistance at 7,000 to 7,100 range. If it fails to do so, however, the market is seen to trade with the 6,400 to 6,600 range. Yan po ang payo sa atin ng field stocks. Ang ating new resistance is at 6,900, although ang ating support level is at 6,150. Pero the moment na pierce natin yung 6,900, papunta na tayo 7,000 and that would be good. Ang kagandahan niyan, there is such a thing as a Christmas rally. Mm-hmm. With the Christmas rally, tataas na lahat ng stocks. Gaganda lahat. O, parang gano'n. Okay. So, naman, maganda naman ang pangkapi natin. Nakakakrikita ko tayo sa pangkapi. I made money on a sin corporation. Katenta ko ng hapon. I bought it at below 6. I sold it at about 7. Okay na. Pangkapi. Ayun. Uy, may statement na inilabas pala ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa medium-term inflation path. Sabi ng Bangko Sentral, the November 2022 inflation outturn of 8% is within the BSD, 8% pala ito nga November, no? Ay nandoon pa rin doon sa projection ng BSP na nasa pagitan ng 7.4 to 8.2%. Inflation? Yan ang next projection nila kasi dati ang projection nila between 2 and 4% eh. Pero dahil nga dito sa Ukraine crisis, that brought about supply constraint, taas ng langis. Yung mga bagyo-bagyo dito sa atin. Kaya yan nagtaas. Kaya they have already accepted the fact na we have to face this. Ang problema, pag mag-double-digit inflation yan at 10%, medyo tagilid tayo. Huwag muna, nagbabayad pa ako utang. Ang inflation daw ay projected to decelerate. Ayan, bababa naman pala ang inflation Doon sa mga susunod daw na mga buwan dahil nag-i-ease na o nagiging magaang na ang presyo ng global oil and non-oil, negative base effects, and as the impact of BSP's cumulative policy rate adjustments work its way to the economy, sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang risk to the inflation outlook remain tilted to the upside for 2023, but are seen to be broadly balanced for 2024. The key upside risks are the potential impact on international food prices of higher fertilizer prices, trade restrictions at adverse global weather conditions. Ang mas mataas daw na presyo ng mga pagkain mula sa domestic weather-related disturbances, yung mga bagyo-bagyo nga na yan, at supply disruptions ay sa mga pangunahing pagkain na kinakailangan natin katulad ng sugar, laasukal at saka karne, as well as pending petitions for transport fare hikes were also identified for as the upside risk to the inflation outlook in the latest round. Meanwhile, ang impact daw ng weaker than expected global economic recovery is the primary downside risk to the outlook. So hindi lang yung mga domestic na problema natin, talagang tayo'y apektado ng worldwide problem. Meron pa tayong problema. Parte may patating pa ng dalawang bagyo daw before the end of the year. Kaya sana wag masyadong magka-ano yan. It is not
as destructive as the others para at least kampante tayo. Kasi pag tumama yan, double whammy sa atin yan. We are looking at possible baka 9 or 10% na ano na inflation rate. Ayoko na. Alam mo, talaga, mabuti na lamang. Eh, malaking bagay yung pagkunyari, wala ka ng pinapaaral, di ba? Medyo mag-aanggaang na ang gastusin. Ang mahirap yung mga ngayon pa lamang sila nagsisimula. O kaya, sabay-sabay ang mga anak na nag-aaral. Ay nako, buti nakagraduate na kami. Ganun pala yung feeling, pag nakagraduate yung anak mo, feeling mo nakagraduate ka rin at ang saya-saya mo, partner. Ay, hindi, may apo ka pa. Patapin, patay ka. Anyway, that is what makes life interesting, you know. Yeah, I know, yung mga third generation, maganda eh. Kasi by that time, medyo, ano ka na, yung... medyo okay na yung buhay mo, wala ka na masyado, ano, retired ka na, meron kang pension, yes, pa-happy-happy ka na lang. Parang ginagawa natin ngayon, pa-happy-happy na lang tayo, and then meron tayong radio program na tayo nakapagbibigay ng magagandang ehemplo sa ating mga listeners, and we develop a way by which they could profit from certain situations, financial or otherwise. Yeah. Pero sa mga millennials na nakikinig at nanonood sa ating ngayon, huwag nyo namang isiping isang istorbo para sa inyong career o para sa inyong financial budget itong pagkakaroon ng anak. Malaking ano pa rin ito eh, malaking regalo para sa atin, ang ating mga anak. Kaya mag-produce pa rin kayo, isa o dalawa, okay? Para dumami pa rin ang inyong lahi, maipagpatuloy pa rin ang inyong lahi, lalo na kung maganda ang inyong lahi at matalino na nakakatulong para sa pag-unlad ng ating bansa at ng ating ekonomiya at saka ng kabuuan ng malay mo yung iyong anak ang magiging susunod na leader nitong bansa natin, no? So kailangan na ano na kasi iba partner ayaw na raw mag-anak yung ilang mga millennials kasi ay iniisip nila kasi wala pa silang naipon ng gastos. So minsan sometimes you have to take the plunge, you know. Pero yung iba gusto lang kasi maging masaya lang daw sila yung makapag-spend sila for themselves. Oo, yung makapag-trip na makapag-trip. Yung ayaw na nila mag-anak. Magpasyal na lang, magbiyahe, mag-around the world. Wag naman, isa pong parang isa sa mga iniatas din sa atin yun, eh, 'di ba? Yung magpakarami. Pero kailangan lang kontrolin yung dami, wag naman sobrang dami. Ang ibig sabihin lang niyan eh, syempre mag-produce din naman tayo ng ating susunod na salinlahi. O si RG Chell, ano raw magandang business na hindi na magre-rent ng space? Eh di online. Online, saka yung nasa bahay ka, 'di ba? Pero ano po sabi nila, no? Yung amin na interview nung Sunday. Sabi nila, dapat you should have the entrepreneur mindset. And what is the entrepreneur mindset? Sabi mo, you are interested to go into business. Gusto mag-business, di ba? Mm. But are you prepared? Number one, are you prepared to wake up very early? Yeah. And are you prepared to to sleep late in the game? Mm-hmm. Are you prepared to, you know, go out and promote your business? Or gusto mo lang ano? Kasi alam mo, iba kasi yung when you say interested, you are interested. Mm-hmm. You want to make money. But how interested are you? Ang importante, the question you should ask yourself is, are you committed? Mm-hmm. Is there a commitment there in for you to pursue a business enterprise? Are you committed? Mm-hmm. Are you willing to, you know, sell some assets in order to have the capital, in order to, for you to be able to, you know, scale your business? Mm-hmm. You know, very important sa lahat. Totoo. Anyway, we have 8.5 minutes pa bago alas 2 ng hapon. Basahin ko lang itong kay All Constec, meron siyang idinagdag. We need to promote sustainable construction technology dyan po sa Pilipinas. Mismo mga bundok ang ginigiba. Really sad for our future generation. Totoo yan. Totoo yan, engineer. Yung mga bundok natin nakakalbo, ginagawang mga kabahayan, o kaya ay mga resort-resort, di ba? Ayun, ano, mayroon mga pala, no, ganyan, ano, ha? Mm-mm. At pwede maging dahilan ng mga landslides, kasi nga, syempre, wala na nag-hold doon sa water na dumadaustos dyan sa mga kabahayan. Hindi, katulad dyan doon sa yung huling bagyo, yung mga riprap, tinamaan, nag-iba. Yung tambay yung lugar yung natanggal yung riprap nila sa Cebu? Huling bagyo. O sa Makati? Oh, meron sa Makati, natanggal yung parang
ano nila eh, yung nasa gilid ng daan, bumagsak, nag-erode. Pagkatapos dito rin sa ano, sa Cebu, di ba, yung mga kabayan na dumausdo sa nawasak dahil sa landslide. Nandun sila sa mga burol-burol o gilid ng bundok. Ay nako. Anyway, sabi pa ni ano All Constec, sabi niya, dito po sa Australia, mga highly professional po ang gumagawa at nagpapatupad ng mga development approval at environmental impact, sabi niya. Hindi kasi ngayon, ang labanan na ngayon, partner, yung sa climate change, yung bang, halimbawa, dapat sustainable yung ano mo, yung mga hangin, yung solar, yung nagigagamit mo, yung liwanag ng ano, ilano, parang konti lang ang yung ilaw, parang gano'n. Yun ang ngayon ang bagong konsepto eh. Mm-mm. Okay, eto pa, sabi naman ni ano ni RG Chell, yun nga, nakakalungkot daw dahil kalbo na ang ating mga kabundukan. Oh, yun, kalbo na, Mahirap kalbo. Sa Ilocos, Ilocos ka ba, RG Chell? Dyan din eh. Marami nang mga nahukay. Pati nga yung mga baybaying dagat natin, di ba nakakainis? Sinuhukay din para dun sa buhangin. At dahil dyan, nagre-reside din yung ating mga shores. Dahil dito sa ano paghukay ng mga buhangin. Nakaka-apekto rin po yan sa buhay ng mga isda, ng mga yamang dagat natin kapag nagre-reside ang shores. Nakaka-apekto po yan. Anyway, sabi nitong si Renee, bakit nga ba ang Pilipinas ay nagkakaroon ng malakas at lumalakas pang mga bagyo every year? What can we do about it? Oo. Yun. Sabi, ano ba ang magagawa raw natin tungkol dito? Teka. Sabi naman nitong si si Renee pa rin, oo? Sabi niya, Stronger typhoons are a product of climate change. According to May et al. 2015, a warmer sea surface generally provides more energy for storm development and thus favors more intense typhoons. In Tagalog, mas mainit ang temperatura ng dagat, mas pinalalakas nito ang bagyo. Ayan. Mm-mm. Eto, tapos meron siya i-share na mapa ng likelihood ng pagkakaroon ng mas matitindi pang mga bagyo sa Asia by the year 2100. Ang Pilipinas daw po ay makaka-experience na by 2100 ng... Oo, 1.25 to 3 times more severe typhoons by the end of the century. O nga, na mahinga na tayo doon. At sabi, stronger by 14% daw ang mga typhoons by 2100. Ibig sabihin, yung mga bagyo na nararanasan ng Pilipinas ngayon ay mas lalong lalakas pa. Epekto po ito ng climate change. Okay. Ang isa sa history daw, ang mga apat na pinakamalalakas na typhoon na tumama sa Pilipinas ay ang Haiyan, Meranti, Bofa at saka Megi between 2010 and 2016. At ito nga recent, diba? Ang lakas-lakas nung typhoon din na tumama sa atin. Okay, tapos sabi niya, anong magagawa ng gobyerno? Marami. The government has to invest in proper disaster risk management and climate change adaptation. Alam ko, ayaw na natin na salitang resilience dahil ginamit ang salita para sabihing magtiis kayo riyan. But actually, may scientific definition ito. Ang climate resilience daw is the ability to anticipate, prepare for, and respond to hazardous events, trends, or disturbances related to climate. So climate resilience, hindi ito pagtitiis habang nasasalanta ng bagyo o kahit anong climate impacts. Paghahanda ang climate resilience. Ayan. Thank you, Renee! Marami siyang mga ibinahagi. Sabi naman ni Manuel Silagan, ang bagyo ay galing sa delta temperature. Pag tumaas ang DT, lalakas ang speed ng typhoon, kaya sa climate change talaga ang dahilan. Ayun. Okay. Oo. Si RG Chell pala, taga San Fabian din daw ako. Sa Pangasinan. Kababayan ko. Kababayan ni Lito Gagni. Ayan. Merry Christmas in advance po, Mama Rupahati Sarn and Sir Lito Gagni. Hindi ka uuwi, RG?
Oo. Ayun, hindi eh. Hindi yata siya uuwi. Anyway, naku, thank you ha sa lahat ng mga nagbigay sa atin ng kanilang mga opinion, mga balita at mga kwento sa inyo pong mga lugar. Dito po sa ating palatuntunang In the Heart of Business. Tayo naman po ay babalik tomorrow at isa po yan sa pag-uusapan natin. Ano ang gagawin natin dahil nag-uunti na ang supply ng tubig dito po sa Metro Manila? At ano ang ginagawa ngayon ng Maynila para masolusyonan itong problema natin sa supply ng tubig? Bukas malalaman niyo po yan, kasama po natin ang isa pong engineer ng Maynila, si Engineer Edge, na magbabahagi po ng mga bagong impormasyon tungkol po sa ginagawa ng Maynila para masuportahan po ang supply natin sa tubig. Okay? Maraming salamat sa ating mga kasamahan dito po sa DWIZ. Siyempre kasama natin sa technical side ang ating engineer Fred Belamala, mga taga-sulat at ang ating news director na si Judith Estrada Lariño, si Rashid Locsin, Abby Malanday, social media, Jamil Tarayo at Angela Baino, at ang communication assistants natin na si Maze Alino Dayundayon at Maika Cervantes. Ako naman po, si Maru Pahati Sarne with my partner! Ako po si Lito Gagnet, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mamaya bye. Ha, Radyo Klinika, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Bye! In the Heart of Business. Isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882. In the Heart of Business.